Magandang araw mga kabuburbs. Ito ay kwentuhan na naman. Ito, base ito sa aking mga karanasan. Ako kasi ay isang Roman Catholic, nang isinilang ako. At dahil sa lalim ng aking kaalaman, dahil nagbabasa ako sa Old Testament, inubos ko talaga yun sa loob ng isang taon. Inubos ko pagbasa yung Old Testament. Sa New Testament. Disclaimer. Paalala po, itong aking mga sasabihin, ito'y aking mga opinion lamang, paniniwala at paninindigan. At kung may tinamaan man, ito'y aking hindi sinasadya. At nagre-research din ako. At naging curious ako. Dahil sa mga nabasa ko, may napansin akong hindi maganda. Lalo na pagdating sa Antichrist symbols. Mga logo ng Antichrist ay napakarami sa loob ng simbahan ng Roman Catholic. Kaya ako ay naging nag-alala. At ngayon, inikot ko lahat ng religion dito sa Pilipinas. Pumasok ako sa lahat ng mga religion dito sa Pilipinas. Nagsimba ako, nagsamba ako sa kanilang mga religion. Pumasok ako. At hindi talaga nila ako ma-recruit. Oo, naging isa ako sa kanila pero hindi ako tumagal. Isa lang talaga ang napansin ko. Isa lang ang napansin ko bakit ako hindi ma-recruit sa ibang mga religion. Wala silang dasal or prayer na Our Father. Our Father. Yung ama namin o amahan namo sa Bisaya. Napansin ko kasi sa kanila, ito ay base na din sa aking experience bilang naging networker. Naging networker ako noon. Marami akong naging kasamahan sa business ng mga taga-ibang religion. At silang lahat na nangluko sa akin, ay silang lahat, ang mga religion nila ay walang dasal na Our Father. Kaya napansin ko sa kanila, madali silang manloko sa kapwa, madali silang gumawa ng hindi maganda sa kapwa. Dahil siguro sa wala silang prayer na Our Father. Doon kasi sa prayer na Our Father, or Ama Namin, or Amahan Namo, merong kataga doon na give us this day our daily bread. So, naghihingi tayo araw-araw ng blessings mula sa Panginoong Diyos. Pero kasunod dun ay mayroong patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Forgive us our sins. At ang kasunod pa dun, as we forgive those sins against us. Sa mga religion na walang prayer na ganito, ay madali silang gumawa ng hindi maganda sa kanilang kapwa. Hindi sila mapagpatawad kung mayroong nagkasala sa kanila. Hindi sila mapagpatawad, hindi sila madaling magpatawad, at hindi din sila naghihingi ng kapatawaran. Kasi wala sa kanila ang prayer na Our Father. Ang Our Father kasi na prayer, araw-arawin mo yan eh. Yung talagang religyoso, kaya araw-araw mo yan. At laging nare-remind ka araw-araw. Magpatawad. Humingi ng kapatawaran at magpatawad sa kapwa. Araw-araw yan eh, nagre-remind yan sa'yo. Kaya, pag mayroon kang dasal na ganyan, araw-araw, magdadalawang isip ka na gumawa ng masama sa kapwa. Magdadalawang isip ka na gumawa ng hindi maganda sa kapwa o kalokohan doon sa kapwa. At kung mayroong magkasala sa iyo, madali mo itong mapatawad. Ngayon, sa mga religion na walang Our Father, napansin ko sa kanila, kasi araw-araw ko silang kinakasama sa panahon na active ako sa religion na yan. Napansin ko sa kanila, hindi importante sa kanila. Hindi ganun ka-importante sa kanila yan, ang mga katagang yan.
Kasi ilang beses ako ito personal ko na experience eh. Ilang beses talaga naloko sa pera. Doon sa active pa ko sa networking. Ilang beses ako niloko sa pera ng mga kasamahan ko sa networking na mga religion na walang Our Father. Madali silang magsalita about sa tithes, grabe sila kung magsalita sa pera nila na ibinigay nila sa simbahan. Pero pag yung pera na niloko nila sa akin, kinuha nila sa akin, wala lang. Kaya ko ito nagawa na vlog eh. Kasi matagal ko na talaga itong iniisip. Bakit sila ganun? Bakit ganyan ang kanilang mga ugali? At hindi lang tungkol sa pera. Ang dami pang mga sitwasyon na talagang parang andali lang nilang gumawa ng mga bagay na walang kinalaman na may kinalaman dito sa magpatawad at huminga ng tawad. Kaya hindi talaga ako makuha-kuha ng ibang religion. Oo, nagsasimba ako sa kanila. Umabot may pagkakataon po. Umabot ako sa isang taon. Doon ako nagsamba. Pero yung puso ko nandito pa rin sa aking original na religion. Dahil dyan sa isa sa rason yung prayer na Our Father.